Magandang araw, kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. MC, I told you to stay beside and never ever talk to stranger. Galit na saad ng batang lalaki na lumapit dito at hinawakan nito. Kuya, I just want to see their toys here. I'm sorry that I left Yaya. Napaiyak na ito habang nakatungo. Mom will be so mad at you. Hindi ka na nga pinayagang sumama dito tapos ito pa? Paano pag nawala ka? Niyakap nito ang kapatid na umiiyak. Napatingin naman ito sa kanya. Natigilan siya nang makita ang mukha nito. Maging ang bata ay napatitig din sa kanya. His face is very familiar to him. He's like looking at himself in the mirror back when he was still a kid. Kuya, he's not a stranger. He is Tito Alex. He's Mamita's nephew. We went to his office last week. I told you, he has same eyes and hair like us. Pabulong na saad nito na biglang natigilan at nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila ng kuya nito. Kuya, you look like him. Kahit siya ay ganun din ang tingin, unang kita pa lang niya dito. What the? Sir, may problema po ba? Nagulat na lang siya nang nasa tapat na niya si Michael. Napatingin siya sa paligid at hinahanap ang dalawang bata. Where are they? Yung dalawang bata po ba? Kanina pa nakaalis, sir. Kinuha na ng yaya nila. Nagmamadali nga dahil pagagalitan na daw ng amo. God, ganun ba siya katagal na tulala at hindi niya na malayang nakaalis na ang mga ito? Agad siyang tumayo at hinanap ang mga bata pero kahit saan siya tumingin ay di niya ito makita. Hindi mo ba nakita kung saan sila nagpunta? Hindi po, sir eh. Anak niyo po ba ang mga yon? Kasi sir, kamukhang-kamukha mo yung batang lalaki. Kahit nga po yung babae, may hawig din po sa iyo. Nagulat nga po ako nang humarap sila sa akin kanina. I don't know, Michael. Naguguluhan nga din ako eh. Kailangan kong makausap si Tita Lucy. Who are those kids? And who is their mother? Ma'am, may customer po dito na gusto kayong makilala. Nagustuhan niya po kasi yung gawa niyong beefsteak at mga desserts. Boss po ata sila ni Sir Chavez. Kasama niya po kasi. Ganun ba? Sige, tawagan mo lang ako pag bumalik siya at nandito ako. Napatingin siya sa entrance at napangiti nang makita ang mga anak. Agad niyang sinalubong ang mga ito ng yakap at pinaghahalikan. What's wrong? Tanong niya sa mga ito nang makapasok sila sa opisina niya. Napansin niya kasing tahimik ang mga ito. Mommy, she's sumsi kasi, muntik nang mawala. Sabi ni Shannon. What? What happened? Mommy, I'm so sorry. Gusto ko lang po naman pumunta sa store para tumingin ng mga laruan. What? Bakit? Saan ba kayo galing? Kasi po, Mommy, may bibili lang naman sa bookstore si Yaya. Kaya sumama ako. Tapos sumunod si Shamsi kaya napilitan kaming isama siya. E nung nagbabayad na si Yaya, napatingin lang naman ako sa book. Tapos paglingon ko, wala na siya sa tabi ko. Oh my God! Baby, ba't ka naman umalis nang di kasama ang kuya mo at si Yaya? Paano kung may masamang nangyari sa iyo? Gusto mo bang mamatay si Mami sa pag-aalala? Di ba sinabihan ko kayo na huwag pupunta ng mall pag hindi ako kasama? Bakit sumama kayo kay Yaya? Ikaw naman, Yaya, bakit mo naman sila sinama? Tsaka sabi ko sa iyo, pagkasama mo sila, huwag mong aalisin ang tingin mo lalo na kay Shamsi. Kasi makulit yan. Sorry po, ate. Binili ko po kasi yung inutos ni Manang. Umiyak po kasi si Shamsi nung iniwan namin kay Mang Dante, kaya sinama ko na. Mabuti na lang walang masamang nangyari. This should be a lesson for you too. As I always say, lagi kayong makikinig sa sinasabi ko. Bantayan niyo palagi ang isa't isa at huwag matigas ang ulo. Pag sinabi ng hindi, hindi! Huwag nang magpumilit. Naiintindihan niyo ba ako? Yes po, Mommy. We will not do it again. I'm sorry.
Sige na, kumain na kayo. Tara na sa labas. Sobrang kabang naramdaman niya kanina nang malaman ang nangyari sa anak niya. Hindi niya kakayanin pag may masamang nangyari sa mga ito. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Simula kanina ay lalo siyang nagigpit ng utos sa yaya ng mga ito na huwag isama ang mga bata, lalo kung sa mall ang punta at di siya kasama. As kids, parang wala lang ang nangyari kanina kay Shamsi. She's now singing and entertaining their customer. May piano kasi sa resto niya na pwedeng gamitin. Si Shannon ang pianist, habang si Shamsi naman ang singer. Her kids are so adorable and gifted. At a young age, madami nang kayang gawin ng mga ito. They both love to sing and dance, play different instruments, and active in sports. Pero si Shamsi ang mas gusto ang nasa harap ng kamera. She's a commercial model. May mga customer kasi sila na nakikita ito at inoferan ng project na hindi na nito kailangan pang mag-audition. Ayaw niya na sana dahil bata pa ito. Pero ang anak niya ang may gusto na makita ang sarili sa TV at billboards, kaya pumayag na din siya. Pero sinisigurado niya muna na maganda ang project bago niya ito tanggapin. Her kids is her print ad model sa mga design niya sa boutique, even in her bags. Bakit ba kasi hindi ko nakuhang number ni Tita Lucy? Hindi ko din makontak ang parents ko para itanong dito. Kanina pa siya palakad-lakad sa loob ng mansion. Simula nang umuwi siya ay di na siya mapakali. Hindi maalis sa isip niya ang dalawang bata. Manang, alam niyo ba kung saan yung isla ni Tita Lucy? Tanong niya dito nang makita itong nanonood ng TV sa kusina. Opo sir, nakapunta na po kasi kami doon. Gusto ko kasing magpunta doon bukas kaso hindi ko makontak si tita. Sige iho, kukunin ko lang sa kwarto namin at ibibigay ko sa iyo ang address. Bigla naman nabaling ang tingin niya sa commercial ng gata sa TV. It's Shamsi. Napakaganda at bibo nito habang kumakanta at sumasayaw sa commercial. She's really adorable. Ito po senyorito, madali nyo na yung mahahanap pag nandoon na kayo sa pier. Nandiyan na din ang numero ng telepono nila sa bahay. Salamat po manang. Nang makarating siya sa isla ng mga ito ay ganoon na lang ang panlulumo niya ng malamang. Umalis pala ang mag-asawa papunta sa ibang bansa. May pinuntahan daw itong kamag-anak at hindi nagsabi kung kailan babalik. Napansin niyang panay ang tingin ng mga katulong sa kanya at nagbubulungan ang mga ito na dinig naman niya. Pamangkin niya ni Ma'am Lucy, pero tingnan mo, parang kamukha niya si Shannon, di ba Inday? Oo nga, napansin ko din, baka siya ang tatay ng dalawa. Pero bakit ngayon lang natin siya nakita? Excuse me, itatanong ko lang kung kilala niyo si Shamsi. Hindi niya pala alam ang pangalan ng kuya nito. Opo sir, madalas po ang batang niyon dito kasama si Shannon. Shannon? Yung kuya po niya, kambal niya po. Alam niyo ba ang pangalan ng mami nila? Nagtinginan ang mga ito bago siya sinagot. Si Ma'am Sophie po. God, why he always hear that name every time pakiramdam niya na malapit na siya kay Sophia? Ito ba siya? Agad niyang pinakita ang picture ni Sophia na nasa cellphone niya. Halos pigilan niya ang paghinga habang inaantay ang sagot nito. Opo siya nga. Kilala niyo pa pala si ma'am? I knew it. Alam niyo ba kung saan sila nakatira? Sa Maynila po sila nakatira, sir. Pwede mo ba sa akin ibigay ang address nila? Napansin niyang mukhang nag-aalinlangan ito. Wala akong gagawing masama. Miss ko na kasi si Shamsi. Kasama kasi siya ni tita nung nagkita kami nung dinalaw nila ako. Nangako kasi akong bibigyan siya ng regalo, pero wala pala siya dito. Kita niya ang pagdududa sa mga mukha nito, pero nagpumilit pa din siya at ginamit ang lahat ng alam niyang paraan para lang pumayag ang mga ito. Wala na siyang ibang naisip kaya pinakita niya sa mga ito ang picture nila ni Sophia. Hindi naman siya nabigo at nakuha ang address. Agad siyang umalis sa isla upang bumalik sa Maynila. Daddy is coming, mga anak. I'm gonna take you back, honey. Nandito na siya ngayon sa tapat ng bahay nila Sophia. Sino po sila? Hi, I'm Alexander. Nandyan ba si Sophia? I mean, Sophie? Wala po sir, kakaalis lang po.
Ganun ba? Eh ang mga bata nandyan ba? Sila Shamsi and Shannon? Bakit po? Napansin niya ang pagdududa sa kanya ng katulong. Pamangkin ako ni Tita Lucy. I won't do bad to the kids. I just want to see them. Bawal po kasing magpapasok nang hindi ako sinabihan ni Ma'am eh. Don't worry, Sophia knows me. Agad niyang pinakita ang picture nilang dalawa sa cellphone niya at tulad sa katulong ni Tita Lucy, nakumbinsin niya itong papasukin siya. Pagkapasok niya ay napansin niya agad ang ingay na nagmumula sa kusina. Marahil ay kumakain ng mga bata. Naglakad siya papunta sa mga ito at sumilip. Shamsi, I told you to finish your meal. But I'm full, kuya. I don't believe you. Nakatatlong subo ka nga lang. Do you want me to call mommy and tell her that you're wasting your food again? You're so unfair. Pag ikaw nga di ko sinusumbong eh. Wala ka namang isusumbong. I always finish my meal. Hmm? If you're done eating, let's watch your favorite movie. Promise, kuya? Yes! Yay! Agad nitong inubos ang natirang pagkain sa pinggan kahit na napipilitan lang ito. Hindi napigilang mapingiti ni Alexander sa ginawa ng mga bata. Sophia raised them well. Bumalik siya sa sala para doon na lang hintayin ang mga anak. Paupo na siya nang may asong lumapit sa kanya at tuwang-tuwang gumagalaw ang buntot habang tumatalon-talon sa tabi ng paa niya. It's Angel. Natutuwa siyang muling makita ito at malamang kasama pa din ito ni Sophia. Kinarga niya ito. Nice to see you again, Angel. Pinantayan mo ba ang mami mo habang wala ako sa tabi niya? Tumahol naman ito na parang sagot sa tanong niya. Nagulat siya nang makarinig ng nabasag sa kusina. Tumakbo siya at bumalik doon. Nakita niyang pinupulot ng katulong ang mga bubog sa sahig malapit sa paa ni Shamsi. Agad siyang lumapit dito at binuhat ang bata. Are you okay, baby? Tito Alex? Gulat na saad nito nang makita siya. Wala bang masakit sa'yo? May sugat ka pa? What happened? Sir, nasanggin niya po kasi yung baso pagtayo niya. Pwede po ba pakisamahan muna sila sa sala? Aayusin ko lang po dito. Sige, ako nang bahala sa kanila. Naglakad na siya palabas habang karga si Shamsi at hawak sa kamay si Shannon. Why are you here po? Tanong ni Shams sa kanya nang maiupo niya ito sa sofa habang si Shannon naman ay tahimik na umupo sa tabi nito at nakatingin din sa kanya. Wala siyang maisip na sabihin. Parang bigla siyang napipe sa harap ng mga bata lalo na at sobrang kaba niya. Nakita niyang napatingin si Shamsi sa paper bag sa tabi niya. Ah, kasi may ibibigay ako sa inyo. Saad niya sabay bigay dito ng mga regalo na dala niya. Wow! This is the Barbie I saw at the toy store. Thank you, Tito Alex. Masayang saad nito, sabay yakap sa kanya. Napansin niyang tahimik lang si Shannon habang tinitingnan ang bigay niyang robot at minsan ay sumusulyap sa kanya. Napansin niyang mas tahimik ito kasi sa kapatid. Hi, buddy. Don't you like my gift? Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Bibilhin ko na lang. Kuya likes books than toys po. Ganun ba? Parehas pala tayo. Sige, sa susunod bibili kita. Ano bang books ang gusto mo? Okay lang po. Thank you po sa gift. Tito Alex, do you want to come with us and watch movie? Tanong sa kanya ni Shamsi. I'd love to. Okay lang ba sa inyo? Yes po. Diba kuya? Yeah. Yay! Let's go to our room. Saad nito, sabay tayo. Kinuha nito si Angel at kinarga. Sabay idinipa ang kamay na may hawak na Barbie sa harap niya. Nakuha naman agad niya ang gusto nitong mangyari. Nagpapakarga ito sa kanya. Can you carry my kuya too? Tanong nito nang mapansing nakatingin sa kanila si Shannon. Of course, kayang-kaya ko kayong dalawa. Nakita niya ang kislap ng mukha ni Shannon nang tingnan niya ito bago kargahin. Mas matangkad at mas mabigat ito kaysa kay Shamsi. Pero para sa kanya, para lamang bulak sa gaan ng mga anak niya habang karga niya. Ang strong ni Tito Alex, right kuya? He can carry us together kahit matagal. Nakangiting saad ni Shamsi sa kakambal. Nang makapasok sa kwarto ng mga ito, ay ibinaba niya ito sa kama. Agad namang nagpunta sa harap ng TV si Shamsi habang si Shannon naman ay lumapit sa kama nito
habang niyakap ang robot na bigay niya. Their room is huge. Sa right side banda ang princess-style bed ni Shamsi na punong-puno ng iba't ibang klase ng mga laruan sa gilid, Barbie and Stop Toys, habang sa kabila naman ang car-style bed ni Shannon na sa gilid ay parang may mini library. His son is a bookworm like him. Nang makapili ng papanoorin ay isinalang niya sa player ang tape. Nung humarap siya sa mga ito, ay napansin niyang tig-isa ang hawak nito sa magkabilang kamay niya at bawat isa ay nais siyang hilahin sa pwesto ng kama nito. Kuya, Tito Alex is gonna sit beside me in my bed. No, he's a boy, so he will sit in my bed, beside me. In my bed, saad ni Shamsi. Mine, saad ni Shannon. Wait, kids, you don't need to fight. Why not let's sit together in one bed? All of us. You choose. In my bed na lang, cause we are two boys, and Shamsi is only one. Two on one. Ang daya naman, dapat nandito din si Mami para fair eh. Pero sige na nga. Nangahaba ang uso na tura nito. Natawa na lang sila sa inakto ni Shamsi. Wait here. I'm gonna get snacks for us. Paalam niya sa mga ito at bumaba sa kusina. Papasok na siya sa kwarto ng kambal ng matigilan dahil sa usapan ng dalawa. Nakaupo ang mga ito sa sofa. I think he's our daddy. Saad ni Shannon. You're right, kuya. He really looks like you. And his eyes and hair are like ours. Why don't we ask mommy? No, kuya. You ask Tito Alex now when he come back. Hindi na niya hinintay ang sagot ng dalawa at pumasok na siya. Here's your snack, kids. Tito Alex, are you our daddy? Biglang tanong sa kanya ni Shamsi nang makaupo na siya sa tabi nito. Hindi na niya hinintay si Sophia pa ang magsabi sa mga bata. Bahala na kung magalit ang mga ito. Yes, baby. I am your daddy. Halos hindi siya huminga habang tinitingnan ang reaksyon ng mga ito. Lord, sana ay hindi ang mga ito galit sa kanya dahil ngayon lang siya nagpakita. I knew it! Sigaw ni Shannon. I told you, kuya, I'm right. Yay! Daddy is here! Masayang sigaw ni Shamsi na nagtatatalon pa sa kama sabay yakap sa kanya. Ganoon din ang ginawa ni Shannon. Bakit ngayon ka lang, daddy? Matagal ka na namin hinihintay ni Shamsi eh. We always pray at night na umuwi ka na para complete family na tayo. And Papa Jesus grant our prayers, kuya. Kasama na natin si daddy. Please don't get mad at daddy kung ngayon lang ako nagpakita sa inyo. Hindi ko kasi alam ang tungkol sa inyo. I'm so sorry mga anak. Pangako, babawi si daddy sa inyo. Hinding-hindi ko na kayo iiwan. I love you so much. Hindi niya napigilang mapaluhan ang yakapin niya mga anak. Sobrang saya niya. Masaya siyang hindi galit sa kanya mga anak dahil nagkaisip at lumaki ang mga ito na wala siya sa tabi nito. Ganito pala ang pakiramdam ng isang ama. I love you too, daddy! Sabay na saad ng kambal. While watching movie ay nakikipaglaro sa kanya mga anak. Halos maghapon silang magkakasama. Nakatulog na ang mga ito sa bisig niya. Hindi na nila natapos ang pangatlong movie na pinapanood. Inayos niya ang mga bata sa kanya-kanyang kama at pinatay ang TV. Pinakatitigan niya muna ang mga ito ng ilang oras bago nagpa siyang bumaba. Sir, nasaan po ang kambal? Nakatulog na sila. Itatanong ko lang kung anong oras umuwi si Sophie. Maaga po talaga umuwi si ate. Pag weekends naman po, bihira lang siya magpunta sa resto o kaya sa boutique. Napatingin siya sa mga pictures na nakalagay sa ibabaw ng tokador at mga nakadisplay malapit sa hagdan. Naagaw ang pansin niya sa malaking picture na nasa sala. It's a family picture, pero ang pinagtataka niya, bakit kasama ni Sophia si Kenneth at ang mga magulang nito sa kuha? Pati sa mga picture na nakaframe sa ibabaw ng tokador ay may mga kuha din na magkakasama ang mga ito. Merong kuha kasama nila ang mga anak niya. Ilang beses niyang nilapitan noon si Kenneth at tinanong kung alam nito kung nasaan si Sophia. Pero lagi nitong sinasabi na wala itong alam. Madalas pa nga, pag nakikita siya nito ay laging masama ang tingin nito sa kanya
na parang gusto siyang patayin. Some pictures are mostly taken recently. May mga kuha na mukhang nasa beach sila at nasa ibang bansa. May picture pa nakasama ng mga ito si Tita Lucy and Tito Frank. May picture din sila ni Kenneth at ang pamilya nito. Ang asawang si Elise at ang dalawang anak, pero walang picture na magkasama ang pamilya ni Kenneth, si Sofia at ang kambal. Natigilan siya at binalik ang frame na hawak nang may narinig siyang ugong ng bagong dating na sasakyan. She's here. Natagalan siya bago umuwi dahil may inaasikaso pa siya sa butik at nag-video call meeting pa sila ni Trina para sa nalalapit na fashion show para sa mga bagong designs ng bag niya. Ate, akin na po yan. Ako na pong bahala dyan sa dala nyo. May bisita po kayo na nag-aantay sa loob. Sinong bisita? Nagpapasok ka sa bahay ng kusino-sino lang? Ah, kasi ate, sabi niya. Hindi na niya ito pinansin at pumasok sa loob. Agad niyang nakita ang lalaking nakatalikod sa kanya. Hindi niya maintindihan, pero ang bilis ng tibok ng puso niya. Nang makarating siya sa tabi nito ay bigla itong humarap sa kanya. Ganun na lang ang gulat sa mukha niya nang makilala ito. Hello honey, it's nice to see you again. This can't be. Kanina pa niya gustong yakapin at halikan ang babaeng nasa harap niya. Baka sa mukha nito ang pagkagulat nang makita siya. Halos mapanganga ito at malaki ang mga mata. What are you doing here? Hindi ba dapat ako magtanong niyan? Why are you here? Bigla ka nalang umalis without telling me. Pwede ba Alex, umalis ka na dito? Hindi ka welcome dito. Napansin niyang naglulumikot ang mga mata nito at may hinahanap. Are you looking for the kids? What do you mean? I mean, our kids. Nasa taas sila at natutulog. Baka sa magandang mukha nito ang inis sa sinabi niya. Anong pinagsasasabi mo? May plano ka bang sabihin sa akin ang tungkol sa mga anak natin? Wala kang anak dito. Don't try to deny it, honey. Alam na alam ko pag nagsisinungaling ka. For 4 years siguro nga nagawa mong makapagtago sa akin ng ganoon katagal. Pero this time, I won't let you go, especially now that I know na may mga anak tayo. Sa akin lang sila, wala kang karapatan sa kanila. Dahil tinanggalan mo ko, iniwan mo ko basta-basta, ni hindi mo ko binigyan ng chance na makapag-explain sa'yo. Para ano pa? Para mautu mo na naman ako? Ano pa bang kailangan mo? Nakuha mo na yung gusto mo, diba? Lumayo na din ako para wala ng gulo. Yun na nga eh, lumayo ka kaya nagkagulo-gulo ang buhay ko. Pwede ba Alex, huwag kang magsalita na parang ako may kasalanan sa'yo. Dahil ang totoo, manloloko ka. Pinaasa mo lang ako pagkatapos ng lahat. Ang kapal na mukha mong magpakita pa sa akin. Hindi na niya napigilang umiyak sa harap nito at isumbat ang lahat ng hinanakit. Ginamit mo lang ako para tulungan si Elise kasi hindi kayo naniniwala sa akin na wala kaming relasyon ni Kenneth. Nagpanggap ka lang na gusto mo ko. Tapos ano? Nung nagsawa ka na sa akin, iniwan mo na ako. Alex, nagantay ako kasi. Sabi mo mag-uusap tayo, pero anong ginawa mo? Iniwasan at lumayo ka. Tapos malalaman ko na magpapaksal ka na. Kaya hindi ka na nagparamdam sa akin. Sana hindi ka na lang nagpakita sa amin kasi okay na naman na kami. Honey, I'm sorry. Let me explain. Mommy, Daddy, are you fighting? Nagulat silang dalawa at napatingin sa taas ng hagdan. Nandoon ang mga anak nila at nakatingin sa kanila. No baby, nag-uusap lang kami ng maming nyo. Nakita niyang tumalikod si Sofia at pinunasan ang mga luha. Nang makalapit sa kanila, mga bata ay agad itong lumapit at humalik sa mami nila. Pagkatapos ay lumapit si Shamsi sa kanya at nagpakarga, habang si Shana naman ay nagpakandong sa mami nito. Mommy, did you cry? Don't worry mommy, nandito na si Daddy. He said na di na niya tayo iiwan. Inosenteng saad dito ni Shannon. Tahimik lang sila sa sala habang tinititigan niya si Sofia. He wants to explain everything. Ate, ready na po ang pagkain. Mag-dinner na po kayo. Tumayo na ito habang karga si Shannon at nagpunta sa pagkainan. Sumunod naman siya na karga si Shamsi.
This is the first time we will eat together with Daddy. Complete family na tayo. Masayang saad ni Shannon. Daddy, tomorrow, will you come with us sa school para makita ka din ng classmate namin ni Kuya? They are always asking about you eh. Napatingin siya kay Sophia, nangihingi ng permiso. Tumango naman ito sa kanya na ikinangiti niya. He mouthed thank you to her. Sure baby, I would love that. Yay! Sabay na sigaw ng kambal. Napansin niyang maganang kumain ng mga anak niya. Nakaupo siya sa unahang upuan habang sa kanan niya si Sophia at katabi si Shamsi na sinusubuan nito ng pagkain habang sa kaliwa naman niya si Shannon na inaasikaso niya sa pagkain. Nagpapasubo ito sa kanya. He is so happy watching his family right now. Dati pangarap niya lang ito pero ngayon ay nangyayari na. He will do everything para mapatawad siya ni Sophia. Aayusin niya ang lahat. Matapos kumain ay nakapaglaro siya sa mga anak at pinagpatuloy ang movie na hindi natapos panoorin kanina. Siya ang nagpaligo kay Shannon at nagbihis ng pantulog habang si Sophia naman ang tumulong kay Shamsi. Nagulat siya nang matapos sa pag-aayos sa anak ay hinila siya nito sa kwarto ng ina. It's Sunday, Daddy. Kapag walang pasok at weekends, dun kami natutulog sa room ni Mommy. Saad nito na mukhang napansin ang pagtataka niya. Daddy, why are you still wearing that clothes? Magpalit ka na din para mag-sleep na tayo. Saad ni Shamsi. Are you going to sleep here? Tanong naman ni Shannon. Baby, walang damit dito ang daddy niyo. At saka, sa ibang bahay kasi siya nakatira kaya uuwi na siya. Saad ni Sophia na halatang pinapalayas na siya. Why can't he sleep here? And why he has another house? Diba dapat sa iisang bahay lang nakatira ang daddy, mommy and kids? Pareha silang natigilan sa tanong ni Shamsi. Kasi baby, diba kababalik lang ni daddy? Don't worry, bukas naman nandito ulit ako. You mean, you're just gonna get your things and you're gonna live here na? With us, daddy? We'll see, baby. Nakatingin siya kay Sophia nang sinabi yun kaya kita niya ang masamang tingin nito sa kanya. Daddy, read us a story before we sleep, please. Malambing na saan ni Shamsi sabay pakarga sa kanya. Sure, baby. Ano bang story ang gusto niyo? Here, Dad. Pinakita sa kanya ni Shannon ang libro. Nilapitan niya ito at kinarga din. Dahan-dahan niyang nilapag ang mga ito sa kama at kinuha ang libro. I love you, Mommy and Daddy. Saad ni Shannon, sabay halik sa kanila. Ganoon din ang ginawa ni Shamsi at humiga na ang dalawa. Nasa kalahati pa lang siya sa binabasa nang mapansing tulog na ang kambal. Marahil ay napagod ang mga ito sa mga ginawa nila kanina kaya nakatulog agad. Inayos niya ang kumot nila at tumayo na. Sakto naman na lumabas galing banyo si Sophia. Honey, can we talk? Okay. Nauna na itong lumabas at bumaba. Sumunod naman siya dito hanggang sa sala. I want to explain what really happened then. Para ano pa, Alex? I want you back, honey. Ayusin natin to. Give me another chance, please. Hindi ka ba hinahanap ng asawa mo at nandito ka pa? Mukha namang wala siyang pakialam sa akin. Saan niya, sabay lapit dito. What are you doing? I love you so much, honey. Noon, hanggang ngayon, ikaw lang. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha nito dahil sa sinabi niya. Sinamantala niya ito kaya siniil niya ng halik si Sophia. Naramdaman niyang natigilan nito kaya niyakap niya ito. Pinalalim niya ang paghalik. Nagtangka itong itulak siya pero hinigpitan niya ang hawak dito. Ilang sandali lamang ay tinutugon na nito ang halik niya. Natigil lang sila nang biglang tumunog ang cellphone niya. Wala sana siyang balak pansinin iyon nang biglang tinulak siya ni Sophia kasabay ng pagtigil ng tunog nito. Hay, ang malas naman, istorbo talaga. I think kailangan mo nang umuwi. It's getting late. Saad nito sa kanya na namumula ang mukha. Honey, please? Fine, babalik ako bukas at mag-uusap tayo. Wala siyang nagawa nang umakyat na ito sa taas at iniwan siya. Yaya, aalis na ako.
pakisara na lang ng gate. Siguraduhin mo din maayos na nakalakang mga pinto bago ka matulog. Sige po, sir. Hindi niya inaasahan na makita si Alex. Ipinikit niya ang ilang beses ang mga mata para masigurong hindi siya namamalik mata. Pero nasa harap niya talaga ito. Ang lakas ng loob na magpakita sa kanya pagkatapos ng mga ginawa nito. Palalayasan ni sana niya ito kung di lang sana dumating ang mga anak nila. Ikinagulat niya ang agad na pagkakalapit ng mga anak niya dito na para bang matagal nang magkakakilala ang mga ito. Yun siguro ang tinatawag na lukso ng dugo. Hindi kasi basta-basta lumalapit ang mga anak niya sa ibang tao, lalo na sa hindi nito ka-close. Habang nasa hapagkainan ay kita niya ang pagiging masikaso nito sa mga anak nila. Halos ito nga ang pinagtutuunan ng pansin ng kambal. Nabigla siya sa mga sinabi kanina ng anak niya habang papatulugin na nila ito. Them? Living together? Parang imposible ata yon. Ang lalaki namang yon, kung masta, akala mo walang asawang naghihintay sa kanya. Mukhang paaasahin lang din ang mga anak niya. Dahil ayaw niyang sungitan ito sa harap ng kambal, ay nagdesisyon siyang iwan na lang muna ang mga ito at pumasok sa banyo nang magsimula na itong basahan ng bedtime story ang mga bata. Paglabas niya ay nagaantay na ito sa kanya upang mag-usap daw sila. Pinagbigyan naman niya. Hindi niya inaasahan ang mga sinabi nito, lalo na ang mahal daw siya nito. May mahal bang niloloko? Papaalisin na niya sana ito nang biglang lumapit ito sa kanya at halikan siya. And she kissed him back. Mabuti na lang at may tumawag dito kaya nahinto sila. Her heart and body dictate her more than her mind. Inis na inis siya sa sarili niya dahil hinayaan niyang mapalapit ng ganoon kay Alex. She should be mad at him. Yeah.